Jesus remains the sole foundation of the church. Peter and those given the power that is can be effective only if they are faithful stewards and exercise their pastoral authority according to the example and in the spirit of the Lord. Let us pray for the Pope and the leaders of the church. May we all grow in faith and remain devoted disciples of Jesus in the bosom of the church. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to all sinners. Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
unite in a single purpose. Grant your people to love what you command and to desire what you promise. That amid the uncertain things of this world, our hearts may be fixed on the place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, whose Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thus says the Lord Jesus, Master of the Prophets, I will thrust you from your office and pull you down from your station. On that day, I will summon my servant Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and gird him with your sceptre and give over to him your authority. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of David. I will place the key of the house of David and in its shoulder. When he opens, no one shall shut. When he shuts, no one shall open. I will fix him like a bed in a short spot, to be a place of honor for his family. The word of the Lord. Thanks be to God. For who has known the mind of the Lord, or who has
of him, or who has given the Lord anything that he may be repaid. For from him and through him and for him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Pero ito po yung original na bato.
Kaya nang sinabi ni Jesus na sa bantong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Hindi po tinutukoy ni Jesus yung bato as a bagay. No? Ang tinutukoy niyang bato ay si Pedro. Si Simon Pedro. At doon ang dati niyang pangalan ay Simon. So siya po'y itutukoy na ang sa bato ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ikaw ay Pedro at sa bato ito, itatayo ko ang aking simbahan. Siguro po ang masabi natin, ano bang meron si Pedro? Siya baga ay may katangian na wala tayo kung bakit pinili siya ng Diyos. Katulad din natin siya, isang tao makasalanan, isang tao na lang sa sumunod sa kalooban ng Diyos, isang tao nagkakamali. Huwag niyong maalala, si Pedro ay yung nagtatawa kay Jesus noong siya ay nasa poder ng mga nais na pumatay sa kanya. Tinatanong siya, hindi ba ikaw kasama ka na Jesus? Anong sabi ni Pedro? Hindi, hindi ako kasama niya. Hindi yung kasama niya. Tatlong beses na itinatawa niya sa Jesus. Pero bakit po pinili siya ng Diyos na sa kanya itatayo ang simbahan? Sa Ebanghelyo po na bakit natin, makita po natin natin. Kasi sinagot niya, ano sinagot niya? Sabi niya ay, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero hindi gawa ang sagot niya. Ngunit kung paano yun nakuha yung kanyang sagot. Kasi po, sinabi ni Jesus na mapalad ka si Simon, anak ni Jonas. Bakit? Kasi yung sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tama yung sinabi niya. Pero yung binibigyan pangalaga ni Jesus yan eh, na hindi nang galing sa sino mong tao yung sinabi mo. Yan ay galing sa aking Ama na sa langit. Galing sa Diyos siya. So, mapalad ka sapagat sa pamagitan mo na nakita mo na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, naman ginawa ni Pedro, hinayaan niya yung kanyang sarili na maging bukas sa pahayag ng Diyos Ama. Sabi nga yung kumisan, sinasabi ng tao ay, we have to discover God. We have to rediscover God. No, yun po nang discover God. Kasi hindi mo siya maintindihan kung ang pagbabasihan mo lamang ay gawa ng sarili mo o ng sino mong tao. Anong kinakailangan na makita na rin? God reveals Himself to us. Ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa amin. Kaya nga po yung huling libro ng banal na kasulatan ni Alin, The Book of Revelation, ang aklat ng pahayag. Kasi bakit? Patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa amin. Bagamat po, si Jesus, yung kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos, siya yung maliwanag na pagpapahayag ng Ama sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung pagpapahayag ng Diyos sa atin namin, hindi natapos. 2,000 years ago, sa ipatuloy na nagpapahayag sa atin sa gitna natin. Kaya kung magtatanungin tayo ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sino ako para sa inyo? Hindi po sapat na sabihin ko na ha, kung sabihin natin na ha, kayo po ay ito gawa ng nabasa namin sa banal na kasulatan. Ikaw po ay ganito sapagkat nabasa namin sa mga libro ng library. Kayo po ay ganito
sapagkat ito yung sabi ng aming mga magulang. Kayo po ito sapagkat ito po ang sabi ng pare. Makatutulong mo yun. Malaking may tutulong yun. Pero kapag sinabi mo, yung tanong ni Jesus, sino ako? Ay, katulad ni Pedro, anong gagawin natin? We have to encounter God. First hand, hindi second hand knowledge. Hindi gawa sa amin ng iba. Kinakailangan makatagpo namin ng Diyos. Kinakailangan tayo mismo ang makipagtagpo sa Diyos. Para masabi natin na ikaw ito, Panginoon. Kaya yun pa naman ang makatagpo namin kasi kung talagang nakatagpo natin ng Diyos, sigurado magpapakilala ang Diyos sa amin. Kasi yan yung kanyang naturay. Mula pa nung una, mula pa po nung binika ang sanlibutan, nagkaroon ng kaganapan sa pamagitan ng misteryo Pascual ni Jesus, sa pamagitan ng misteryo ng kanyang pagsilang, pagkakawang tao, sa kanyang pagbabagong anyo, ng kanyang paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit. Ay, God constantly reveal himself to us. Pero hindi lang ako pang kalahatan. Ay, siguro sabi natin ni God reveals to us 2,000 years ago. Hindi. Ang Diyos ay patuloy na napapahayag ng kanyang sarili sa atin. Yan ay kung nakakatagpo natin ang Diyos. Yan ang nakakapag po natin ang Diyos. Kaya kayo nagsip ng diriwang ng banal ng misa, nakikisa sa mga sakramento. Sa bakit? Dahil sa pakipagtagpo natin sa Diyos. It is an encounter not only to task or to work. Sabi nga eh, bakit tayo magtatagpo? Kalimitan, kaya tayo nagtatagpo eh, may gagawin tayo. Hindi ganun ang Diyos. Later on, siguro po, kapag makipag-usap pa talaga sa Diyos, may pagkakawa sa iyo ang Diyos. Pero ulit, noon na ating sila ulit, it is a personal encounter with Christ para ano? Makasama mo ang Diyos. Kahit na wala kang gagawin. Ang maldelin, makasama mo ang Diyos. May gagawin ka man o wala, ang mahalaga yun rin, makapagpo mo ang Diyos. Yun yung hapon ay binibigyo sa akin. Kaya po, yung paanyaya po natin, ano? Kasi commission tayo, ang sasabi na, ayaw ko pumunta niya kasi wala akong gagawin. Hindi. Gusto ng Diyos na makasama niya tayo kahit wala tayong gagawin. Alam niyo po yung aking devotion. Sa pagnanilay natin kay San Martin, lalong-lalo po yung ating panalangin para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Tuwing araw ng Webes, yung 7-7 na vigil natin na palagi nating pinagpahanyaya, ay sabi niya, mag-vigil kayo kahit isang oras. Kumisa sabi niya, Father, anong dadasalin namin? Kahit anong dadasalin nyo. Kayong bahalang mamili. Wala tayo sinabi na, kapag kayo mag-vigil, itong dadasalin nyo, mag-usaryo kayo, mag-prebyaryo kayo, o hindi kaya ay dadasalin ninyo yung panalangin sa banal sakramento sa Ama. Hindi. Malaya kayo kasi bakit? Kasi ang mahalaga rin, naroon kayo. Maaaring nakaluhod lang kayo. O maaaring nakaupo lang kayo sa harapan ng banal sakramento sa Ama. Doon po natin nilalagay sa maliit naming kapilya. Yung dati namin kaya kapag Webes, mula 7 o'clock in the morning at 7 o'clock in the evening. Bakit? Ang mahalaga mo rin, makasama mo ang Diyos. Makasama mo. At yun po sana ang makita po natin kapag araw ng Linggo. Dahil manais natin makasama ang Diyos. Sana po sa pagdiriwang natin ang mga sakramento, huwag natin kalimutan namin, we have to encounter God. Kasi
Hindi natin masasagot yung tanong niya, sino ako? Kung hindi natin siya nakatanggo. Kaya rin po, kung yung maalala, tuwing tayo ay nagminisa, pagkatapos ng umiliya, maiksiman o mahaba yung aking umiliya, nagbibigay tayo ng maikling panahon ng katahimikan para sa kanyo. Kasi baka may gusto pang sabihin ng Diyos sa inyo. Or simply, tingnan mo, pagnilayan mo, masdan mo, ramdamin mo ang presensya ng Diyos. Kahit ako lang sabihin sa iyo, Diyos, maramdaman mo lang alin, katagpo mo ang Diyos. It is an encounter with God. And the rest will follow according to His plan. Sino ba yun? Kaya po si Pedro, nakita ko natin niya rin, sinabi niya, mapalad ka Pedro, anak niyo na sa mga nabahagi mo yung bagay na hindi ko ba ng tao, ngunit dahil sa pinahayag sa iyo ng aking ama na sa langit. At yan po, hindi lamang kay Pedro. Yan po ay para sa lahat sa atin ng mga pananampalataya. At yan po lang ang makita po natin. Yun ang mahalaga ang makita po natin. Kasi hindi namin masasagot yung katanungan, sino ako? Sabi ni Jesus. Kung hindi natin siya nakakatagpo sa ating pagdiriwang, katulad po ng mga sakramento o ng banal na misa. At yun po naman yung makita natin, ugnayan natin. Kaya kung tayo nagdarasal, para alin, makapagpo natin ang Diyos. At sigurado, maraming sasabihin sa atin ang Diyos. At makikilala natin siya. Ano lang kailangan natin? Maging bukas tayo. Maging bukas tayo na makilala natin ang ating Diyos. So yun po, first na hindi sabi ng iba, nakatagpo ko ang Diyos at nagpakilala siya sa akin. I believe in one God the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, His only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten of me, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men, for salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate, He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. It is in the name of the Lord.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and look forward to the resurrection of the dead and the body of the Word of God. Amen. The Lord entrusted the keys of the kingdom to Peter. It has prayed to the Father that our faith in Christ will build up the church in love, full of trust. Remember your church, Lord. Remember your church, Lord. May Pope Francis, with all of his shepherd, have succeeded Peter and apostles in the ministry of shepherding, lead us in the sound of doctrine and morality in these times of trouble and uncertainty, we pray. Remember your church, Lord. May the church reply in the risen Christ, who has been overcome the world as he comes from human weaknesses in his scandal, evils in death, we pray. Remember your church, Lord. May government and civil leaders neither abuse their power nor resort to violence, but rather see themselves as God's steward, an instrument to do good and defend the rights of the poor and the weak, we pray. Remember your church, Lord. May all teachers, catechists, students, and lay workers profess Christ as the only Messiah and proclaim His gospel through their prayers and works, we pray. Remember your church, Lord. May those who have grown weak in body or spirit, through years of pain, have hearts that are strong with joy and trust in God, we pray. Remember your church, Lord. Heavenly Father, Jesus secures our faith through Peter and his successors. Give us the grace to keep and cherish our unity of faith in your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, to gain for yourself a people by adoption to the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in our church. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For you so loved the world, that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you love in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by his sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we do give you thanks as in exaltation we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up. This is my blood, which is given up." The blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Amen.
celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring to the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs of eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Revelations.